mga bata, nandito na naman si teacher. Kumusta na kayong lahat? Hi po teacher, mabuti naman po kami. Salamat po. Mabuti naman. Ako'y natutuwa dahil kasama ko na naman kayo ngayon. Sa araw na ito mga bata, inaasahan kayong nagagamit at nasasabi ang tamang magagalang na salita na angkop sa sitwasyon. Sa Ingles, use courteous expressions in appropriate situations. Para mas handa kayo sa ating aralin ngayong araw na ito mga bata, pakinggan at panoorin natin ang video. Ang batang magalang ay kahit kailanman hindi nakakalimot ng poo-po sa kanyang sagot. Pasensya ka na, ang tanging wika niya kung siya'y nagkakamali at nagkakasala. Makikiraan ang lagi mong maririnig kung sa gitna ninyo siya ay dumadaan. Paki ang sinasabi niya kung siya'y nakikiusap sa mga gawain na para sa kanya ay mahihirap. Maaari ba ang kanyang paalam kung ang mga gamit mo ay kanyang hinihiram? Sa lawak ni kanya galing sa puso niyang tapat kapag siya'y binibigyan pagkain at ano paman. Kapag kayo ay kinakausap ng mga nakatatanda sa inyong mga bata, huwag niyong kalimutan ang magsabi ng po at opo. Ulitin ko, po at opo. Ulitin niyo mga bata. Po, opo! Pakinggan natin ngayon ang pag-uusap ng isang ina at ng kanyang anak. Nagugutom ka na ba, anak? Opo, Mama. Nagugutom na po ako. Kung kayo ay may nagawang kasalanan, may nasaktan, o di kaya nagkamali, kailangan ninyong humingi ng paumanhin. Maaari mong sabihin, pasensya ka na, hindi ko sinadya. O di kaya, pasensya ka na, hindi ko na uulitin. Ulitin ninyo ito mga bata, pasensya ka na, hindi ko sinadya. Pasensya ka na, hindi ko uulitin. Pasensya ka na, hindi ko sinadya. Pasensya ka na, hindi ko na uulitin. Pakinggan natin ngayon ang dalawang batang nag-uusap at ang mag-ina. Ang sakit ng balikat ko. Oops, pasensya ka na kung natamaan ka ng bola. Hindi ko sinadya. Okay lang yun. Maria, bakit umalis ka na hindi nagpapaalam sa akin? Alalang-alala ako sa'yo. Pasensya na po, Mama. Hindi ko na po uulitin. Kung may mga bagay na hindi ninyo magawa at kailangan ninyo ng tulong ng ibang tao, dapat kang makisuyo o makiusap. Ulitin nyo ang mga halimbawang ito, mga bata. Pakibukas. Pakibukas. Pakidala. Pakidala. Pakiabot. Pakiabot. Pakinggan natin ang sinasabi ng bata sa kanyang ina. Pakiabot po ng baso, Mama. Kung mangyaring gusto ninyong manghiram ng mga gamit sa iba mga bata, kailangan ninyong magpaalam. Sabihin ninyo, maaari ba? Ulitin. Maaari ba? Pakinggan natin ang dalawang batang nag-uusap. Maaari bang hiramin ko ang lapis mo, Jane? Sige! Kapag kayo naman mga bata ay nakatanggap ng pagkain o anumang bagay, o di kaya natulungan o pinahiram ng bagay, dapat naman kayong magpasalamat. Sabihin ninyong salamat at ang sagot naman niya ay walang anuman. Ulitin ko, salamat, walang anuman.
Ulitin niyo, mga bata. Salamat. Walang anuman. Pakinggan natin ang pag-uusap ng dalawang magkapatid at ng dalawang magkaibigan. Sa iyo na ito, Selena. Kainin mo ito. Maraming salamat po, Kuya Robert. Salamat, Jane, sa pagpahiram mo ng lapis mo. Isauli ko na. Walang anuman, Lisa! Kapag kayo naman ay gustong dumaan sa gitna ng dalawa o tatlo o maraming mga taong nag-uusap, ang sasabihin niyo ay makikiraan po. Ulitin, mga bata. Makikiraan po. Pakinggan natin ang sasabihin ng batang babae na gustong dumaan sa gitna ng dalawang taong nag-uusap. Makikiraan po! Sabihin kung ano ang tamang magalang na salita ang gagamitin sa bawat sitwasyon. Binigyan ka ng pagkain. Salamat po! May natamaan ka at nasaktan siya. Pasensya na, hindi ko sinadya. Magaling kayo, mga bata. Maraming salamat, mga bata, sa inyong kooperasyon. Sa susunod ulit, magpapaalam na si Teacher.